Nalo ka. Agree ako sa answer mo. Tama nga naman. Pero girl, ngayon na tumatanda na at papunta ka na sa Miss Universe pageant, anyari sa iyo, be? Yo, what's up mga tropa peeps? Matunog na matugnog po ngayon sa social media, sa Facebook, Twitter, at Instagram. Ang tungkol po dito kay Jam Magno sa pagbutata niya kay Miss Universe Philippines Rabia Mateo. Yan. So, intro muna tayo. Sa social media ang tungkol sa naging pahayag ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na hindi sumang-ayon si Rabia sa naging pahayag ni Pangulong Duterte na hindi pang babae ang pagkapangulo ng bansa. Ayan. Sabi niya, "I do respect the president but I completely disagree with this thought. In our country, we already have two female leaders and by doing that, women are as capable as men in handling a nation." Ani pa ni Rabia sa isang panayam, "I am a woman and I believe that my emotion do make part in my leadership skills. And I have so much heart and have so much calling in being a leader actually." Ani pa nito. So, sabi niya, "We need to give them the same opportunities and I won't agree with something like this because I know my capabilities and my strength as a woman and I know I can make a difference, so much difference." Dagdag pa nito. "Sometimes you really need to put your emotion and to be the mother of your land." Hindi naman sumang-ayon ang isang, syempre, kilalang-kilala niyo naman kung sino tong vlogger na ito, TikTok Teris na si Jam Magno, yan, kaya agad siyang bumuelta dito kay Rabia Mateo. "You know why Pia and Catriona won their crowns? They focus on the prize. They rallied the Filipino behind them. Yun. There was no color or side, so they won and everyone and united with them. If they have differing opinion, now it's because they earned it." Ani pa ni Magno. "But as for you, focus on your role. Remember, madam, as queen, one must unite and not divide. But if you like Lenny Robredo, yeah, it will come as no surprise that like her, you will fall short of that crown while she will fall far from the presidency." Dagdag pa ni Jam Magno. Yun ang kanyang sinabi. At hindi pa po doon nagtatapos ang kanilang mga patutsada dahil meron pa ulit sinabi itong si Rabia Mateo. At sabi niya, "We live in an era in which we need to treat men and women equally. We need to give them the same opportunities. I won't agree with something like this," about doon kay Tatay Digong's statement, "because I know my capabilities and strength as a woman. I know I can make difference, so much difference." At ang sagot naman ni Jam Magno ay, eto, "Nung nanalo ka, agree ako sa answer mo." Yun. Tama nga naman. "Pero girl, ngayon na tumatanda na at papunta ka na sa Miss Universe pageant, anyari sa'yo, best. You're supposed to represent the 104 million Filipinos. Di po ba? Eh, paano nga siguro si Amanda Obdam di mo mapataob? Di na nga ako nagreklamo na yung passion sense mo. Di na nga ako nagre-reklamo na yung passion sense mo parang opinion mo, hindi ko maintindihan. Bago ka kasi mag-comment sa mga national issues, ayusin mo muna yung kung ano ba talaga yung susuotin mo, girl. Kasi ayan ang dapat ang inuuna mo." Okay. So, as usual, pagkatapos ng mga banata na ito ni Jam Magno at ni Rabia, automatic yan na talagang mababash Jam Magno ng mga anti or anti-Jam Magno or mga makadilawan. At pumunta po ako sa Twitter at nako, eto, napakarami pong nang babash dito kay Jam Magno sa Twitter. At nako, eto, katulad nito, "One uses her platform to empower women while the other uses TikTok to defend a misogynist."
At ayon, ayon ang mga ano nakalagay doon, mga litrato ni Rubia, ni Rabia at ni Jam Magno na pinagko-compare sila sa kanilang mga passion. Yun. Kasi nga po, 'di ba, nagkaroon ng salita itong si Jam Magno na patungkol doon sa passion statement ni Rabia. Eh, kung tutusin lang po, ako hindi ko naman sa pinagtatanggol si Miss Jam Magno. Pero alam niyo po, para sa akin, sa aking sariling opinion lang to, parang importante na para sa isang magre-represent ng ating bansa sa ibang bayan, sa ibang bansa, di ba? Like yan, katulad yan sa Miss Universe, eh dapat accept niya kung ano ang gobyerno, accept niya kung ano ang sinasabi ng ating Pangulo, at hindi siya kumbaga eh kumukontra sa mga sasabihin nito. At kung kumontra man siya, tingin ko dapat ay wag na lang siyang magsalita in public, wag nang ilabas in social media, dahil bilang isang Miss Universe Philippines candidate, eh magiging maingay ang iyong sasabihin sa mga tao. Dahil nga syempre, eh ikaw ay pupunta sa ibang bansa para irepresenta ang ating bayan. Tapos ang iyong opinion ay ibo-voice out mo, tapos hindi mo pala magugustuhan yung kung ano ang sinabi ng presidente. So, meron talagang magiging negatibong side doon sa mga sasabihin mo, dahil nga, syempre, mahati ang opinion ng mga tao. Dahil unang-una na nga, syempre, ang iyong sinabihan ng ganyan o nilabasan mo ng opinion ay yung presidente. Pero kung sinarili na lang niya sana ang kanyang mga opinion, at siguro naglabas na lang siya ng opinion after ng pageant, eh tingin ko hindi naman siguro magsasalita itong si Jam Magno ng patungkol sa kanya, at hindi siya kumbaga parang bubutatain o sasabihin ng hindi maganda. Syempre bilang isang pro-Duterte, si Jam Magno ay meron ding laya at yun nga, freedom of speech na sabihin ang kanyang nararamdaman, dahil siya nga po ay isang pro-Duterte at hindi niya nagustuhan ang sinabi nitong si Rabia Mateo. So yun, kumbaga parehas naman siguro silang may point sa kanila-kanilang mga paniniwala. Kaya lang nga po, eh talagang mapapansin talaga ng tao at magiging trending, dahil nga po sila ay mga sikat na sikat na personalidad dito sa social media. At yun po, hanggang dito na lamang po ang ating vlog, at siguro maaayos din yan, baka in the near future ay baka magkaroon din sila ng mga kumbaga pag-uusap at magkaayos sila, magkaroon ng kumbaga pag-uusap sa magkabilang panig para maayos ang gusot na ito. Dahil nga po, syempre, alam niyo naman, ang mga babae ay talagang magbibitaw yan ng mga salita na medyo hindi maganda, lalo na at iba-iba ang kanilang mga paniniwala. So yun lamang po, maraming salamat po sa inyo, at ito po yung video ni Miss Jam Magno patungkol doon kay Binibining Pilipinas o Miss Universe Philippines na si Rabia Mateo. So yun. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin dito sa aking vlog, at thank you po sa lahat po ng mga humantong hanggang dito, nakarating hanggang dito sa video ko na ito. Sana po mag-subscribe kayo at enjoy niyo lang po yung video ni Miss Jam Magno na mga patutsada niya talaga. Thank you po. God bless us. Nalo ka. Agree ako sa answer mo. Tama nga naman. Pero girl, ngayon na tumatanda na at papunta ka na sa Miss Universe pageant, anyari sa'yo, bes? You're supposed to represent the 104 million Filipinos, di po ba? E pati siguro nga si Amanda Obdam, di mo mapataob. Di na nga ako nagre-reklamo na yung fashion sense mo, parang opinion mo, hindi ko maintindihan. Bago ka kasi mag-comment sa mga national issues, ayusin mo muna yung kung ano talaga yung susuotin mo, girl. Kasi yan dapat yung inuuna mo eh. Hindi na magkaroon ka ng opinion na mas binibigyan ka ng relevance, pero sa totoo naman talaga, napaka-weak ng mga arguments mo. Diba? Magsasalita ako ah, kasi nakapag-train ako ng Binibining Pilipinas candidates na nanalo talaga sa international pageant eh. So don't me, Beshi Wep. And if I were you, gusto kita nung una, pero ngayon, you're just dry. Di mo kaya si Amanda Obdam. Ingat.
Need I remind you, madam, you are the representative of a country to the Miss Universe pageant. In case nobody advised you, your opinion may matter, but I don't want to put you down. You might get too emotional, and we don't need that. But what I am trying to let you know, madam, as to the advice that I have given to the girls I trained before, is that before you make an opinion, think about the repercussions of that certain opinion. Not because you want to be popular. You already are, madam. You are the representative of the people that believe in you. However, when your opinion seek to divide more than unite, ako magiging problema mo, madam. Kasi i-remind talaga kita. Kasi kung hindi nga naayos yung fashion sense mo, paano pa kayo yung question and answer mo? Balik sa notebook, magsulat ulit. Marami sa inyo ang nagre-request sa akin na tirahin yung mga artista, di ba? Yung artista na galing sa network na napasara. Una po sa lahat, kaya hindi ko po sila pinagsasalitaan kasi I feel what they are feeling a little bit. Nararamdaman ko at nakikita ko naman talaga na yes, they have every reason to be mad at this government. Kaya hindi rin po ako nagsasalita sa issue na yan kasi hindi ko naman din po alam at hindi ko po talaga yan nasundan. Kaya ito lang talaga sa taong to na napagsalitaan ko kasi ito, number one, as a person kasi, as a representative of this country, ayoko kasi na mangyari ulit yung ginawa ni VP Lenny sa atin na paninira eh. Yun yung ayoko. Kasi diba, she's about to go to the international stage to represent us tapos ganyan yung mga opinion niya. Nakakatakot pa ganyan, bes. Diba, mas mapanira pa tayo at masisira pa tayo sa tao na ganyan. What's up mga tropa peeps?